yung ginawa ko kay Brad Ely. 17 years po kayo, kasi po kay Cleo sa PBME. Galing ako pagka-ordinary member hanggang naging ako ngayong minsan sinusundo ng mga kasama ko sa tawag namin kasi doon sa mga ano, misyonaryo, misyoner. Ako naman sa panggagamot, minsan nung nakinig ako sa RJTV 29 ba kay Brad Ely, nasaktan ako doon sa mga sinasabi niya. Siyempre, pagkakaalam ko, si yung Robin Master, Robin Iclio Senior, yung ama, nagpakita kasi ng tatlong maging Amerikano siya, tumataas, pag ginagamit niya yung lumang espiritu na General Lolo Adriano de la Concepcion, maging matanda din siya. Nakita ko yun. Tapos pag ginamit niya yung King of Air na si Dr. Hughes Tobar, naging Amerikano din siya. Pag ginamit naman niya yung King of Sea, hari ng mga dagat, na si Captain Kapul Jury, siyempre, ewan ko lang, no? Parang kabalagan, nakita ko sa Biblia, nagpakita ng mga wonders, no? So, 17 years po ako doon. Nung marinig ko si Brother Ely sa kaikot sa television, binalik ko, sabi ko, ano pinagsasalita ng taong ito? Natablan ako doon sa sinasabi niya. Kayo mga ganito, ganito. Di pagkagabi, siyempre may dasal kami sa kaikliyo. May 9 mystery hanggang 36 mysteries. Kung may mga ano pa kami, may mga... Yung dasal po namin mga kapit, Aramaico. That is the native tongue of Jesus Christ daw, sabi ni Master Robin Iclio noon, yung senior. So, nakadikit kasi ako doon sa ano niya, yung pinaka-right hand, si Attorney Nazareno ang pangalan. So, yung sing-sing namin dalawa, pag ang sing-sing mo puti at saka asol, misyonaryo ka na kahit anong klaseng sakit gagamutin. Hindi ko naman itinas yung sarili ko, kapatid. May mga tailor nga na bangko hanggang sa UCPB, dyan sa May Tondo. Inayawan na ng doktor dahil sa kabalaghan ng demonyo, gumaling. Inayawan na ng hospital. So ginamot ko kasi kasama ko sa isang opisina sa recruitment agency sa Maynila, sa MS Catan Placement. Kasi ako po yung recruitment manager dati doon. Ngayon, nung gumaling, at lahat ng pasyente ko doon sa Baclaran, dati rin, ako nangipin eh. Walang kamay lang at saka bulat. Nagbubunot kayo ng ipin? Oo, nagbubunot pa ako ng ipin. Hanggang dinala ko sa Saudi yun. Tapos, yung kasama kong misyonaryo, na kubrador din ni Boy Mac na sa Pasay ng Huiting, inabol kami ng pulis. Nakatago lang kami ng isang ganitong kalaking puno. Naano po kami, hindi na kami nakita ng pulis. So may tagulilong daw. So lahat ng nung kasaysayan ko sa kay Brad Ely, bakit ako naanib, pumunta pa ako dito, sumama ako doon sa anak ko, na unang na-member dito, diyan ako sa may ditsyan na yan eh. Tiningnan ko yung mata ni Brother Ely, at doon ko nakita, iba yung espiritong dumadaloy sa mata niya. Kaya, sabi ko, kaya pala, 6 years ako nakinig kay Brad Ely, 6 years po. Hindi pa ako na-convince kasi lahat ng tinawag ko na nga yung pinakamabigat na namin, yung four corners angel yun eh. Four corners of the world, three angels bawat corners. North, south, east, west. Tinawag ko na yun. Hanggang ngayon si Brother Ely, matibay pa. Kaya sabi ko, ito na nga yung sugo ng Diyos. Surrender na po ako, sabi ko. Malaking kasalanan ko kay Brad Ely po. Kaya sabi ko kaya ako nagpumilit na maging magagawa sa South District man lang. Kasi sa mga kasalanan. Kasi marami rin akong naakay mga kapatid kay Cleo. Bawat pasyente na gumagaling sa akin, binibigyan ko ng dasal ng demonyo. Oo. Kaya sa mga ganitong paraan man lang, makabawi ako sa Panginoong Ama, sa Panginoong Diyos.
Siguro, yung mga kasamahan ko dyan sa PBM, dyan sa San Mateo Rizal, malaki rin na ebono ko dyan sa tinatayong chapter natin na simbahan, mga dolar ko pa nung nasa Saudi ako. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi kayo maniwala kay Cleo? Pareho din ng ano sa atin, walang bisyo. Pero siya, pag nagkaganito, nag-congregation, ano siya, pwedeng manigarilyo, siya nag-iinom. Tinanong ko sa isip ko, bakit dapat modelo ka eh? Sabi niya, anak nga ako. Siya rin, parang si Kibuloy ngayon, siya na raw yung bumaba na si Jesucristo buhay. Kaya nagpapagamot, magpaano? Nanggagamot. Oo, nanggagamot. So, yung si Atty. Pasing Rosal kasi, si kapatid na Pasing, na ako nag-reflect sa kanya, actually sinasarili ko yung kasi nahiya ako sa sarili ko, sa ginagawa ko, na kahit anong-ano ko, hindi talaga matablan si Brad Ely for 6 years. Kinakandilaan ko pa yon. Ano po ibig sabihin yung kinakandilaan ninyo? Pinagtitirik nyo ng kandila? Pinagtitirik ako kandila. Tinatawag ko na nga, kasi akala ko rin nung una, yung ano, yun ang sa amin ng ano, kasi hindi pa ako naniniwalan. Ito talaga yung ano. So, nagtawag ako ng Espiritu ni Rizal, ni Bonifacio, ni... kasi yun ang turo ni Robin. Yung mga sagradong hero, yun sagrado ng mga espiritu noon. Di na mo nga mabilang brother, kaya nang nabautismuhan ako dyan, parang papila ko umahon. At saka, nang tumingin ako sa langit, sa akin na lang po kung ano yung nakita ko. Kaya, supportahan natin si Brother Ely talaga. Ang Iglesia ng Diyos, ito po ang tunay na Iglesia ng Diyos dito sa Sanglibutan, kapatid. Wala nang iba. Mga kababayan, yung unang Juan 5 at 18, ang may tiwala sa Diyos, hindi ginagalaw ng masama. Kahit ano pang masamang espiritu, hindi maaaring galawin yung isang nagtitiwalang anak ng Diyos. Yan. Biblia ang sasagot. Itanong mo.